Welcome back sa Book Gaming. So guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong play to earn na Legend of the Zodia. Guys, itong Legend of the Zodia is developed by Zogi Lab. So check natin itong panibagong pagkakakitaan na naman natin. Anyway, itong play to earn na to is pwede nyong ma-download gamit ang inyong mobile device, kahit Google Play, App Store, or kung meron kayong PC. Yes, so coming soon, mada-download nyo rin yan sa Epic Games. So across all platform, we can play this play to earn. May excite tayo dito sa panibagong Web3 na inaasahan natin. So hindi na natin papatagalin pa. Double check natin tong bagong play to earn na to. So guys, no, nandito tayo sa main website para kay Legend of the Zodia. So minimize lang natin to, masyado siyang malaki. Okay, so anyway guys, yung mga links dito, ilalagay ko sa description. Again guys, Legend of the Zodia is developed by Zogi Lab. So guys, papakita ko muna sa inyo, nakita ko to sa Twitter nila, no? Right now, kung ma-check natin guys, Mazari Report, makikita natin na 240 million, no? Raise across 33 deals para dito sa play to earn na to. Para sa akin, that will be a good bragging right na kagad. So if you're checking, no, kung ano yung mga magagandang play to earn, kung naghahanap ka ng magandang pasukan, syempre doon tayo sa medyo malaki yung capital simulating dito kay Legend of the Zodia. Yan yung inaasahan natin. Don't worry, yung link nung Twitter page nito, ilalagay ko sa description later on. Okay, speaking of page, pakita ko na rin yung page nila. Yan. So right now, magfo-follow na tayo guys. 48,000 followers na itong Zogi Labs. And then makikita natin guys, MBLK token nila, yung IDO. Yes, sold out lahat ng token para sa MBLK. Guys, again, bull run is coming to town na. Okay, bear month na. Nakita naman natin si Bitcoin, 2 million right now. Ethereum, 100,000 something pesos na yung price niya. BNB humahabol. And then yes, maraming mga investors ang mga naghahanap ng mga low cap, mas mabababang price na cryptocurrency similar dito sa MBLK token, which is, although ubus na yung IDO, mag-expect pa tayo ng mga public sale yan. Siguro doon na lang ako babawi sa public sale. So anyway, pakita ko lang muna sa inyo saglit yung white paper. Don't worry guys, yung white paper nito fully detailed naman, pero syempre napaka in-depth nito. Hindi ko na to iisa-isahin. Kayo na lang mag-check. Don't worry, lalagay ko rin yung link nito sa description later on. And syempre, for the roadmap, nung chinek ko yung roadmap nito, good thing wala naman silang naging delay. Hopefully, magtuloy-tuloy yung magandang track record for this particular play to earn. Para lahat tayo syempre makinabang. Later on guys, lalaroin ko yung game. Papakita ko sa inyo yung mismo gameplay niya, alright? So, punta muna tayo sa main website ni Zogi Labs. Yung all information, no, dito sa Zogi Labs, naka-integrate naman, so hindi naman kayo mahirapan. Yung mismong website naman nila, hindi naman ganun nakakalito. Lahat lang naman ng mga basic information nandito naman. Okay, so user-friendly itong mismong website nila. And then makikita natin yung kanina piniplay kong trailer, nandito rin. Yan, alright? So anyway, yung mismong game niya, doon tayo magpo-focus later on. Doon ko rin i-explain yung mga ibang thoughts ko about this particular Web3 game, play to end game. And then yung mismong title na game na lalaruin natin, syempre, itong Legend of the Zodia. As mentioned, magiging available to sa Epic Games coming soon para sa mga PC users natin. Right now, playable na siya sa Google Play. And then kung gagamitin niyo yung App Store, Test Flight, yung pwede nyong gamitin para ma-download nyo yung Legend of the Zodia. Pero majority naman dito sa Pilipinas, no, Google Play yung ginagamit Android users, pwede nyo na tong ma-download. So ako, na-download ko na. Papakita ko yung basic concept ng gameplay para magkaroon din kayo ng idea. Okay, so guys, ito na yung tablet ko connected na. So click lang natin itong Play Store na dito sa lower yan. Click nyo lang. Then search nyo lang ang the Zodia. The Zodia. Yan, na-search ko na kasi. Yan. So, itong Zodia, yung under ng Zogi Labs, yan. Yan yung kailangan yung click para ma-download nyo. Kasi, in my end, na-install ko na siya. Mabilis na naman siyang install. So, makikita nyo, ito na yung Legend of the Zodia. Pwede na natin laruin. Before siguro natin laruin, guys, no? Similar, no? Sa pakita ko lang sa inyo, kung familiar kayo sa Roblox, no? Alam nyo naman, napakaraming user
ni Roblox, maraming naglalaro ng Roblox. Just imagine, no, kung itong game na to is nasa Play to Earn siya, nasa Web3 siya, definitely napakalaki nung pwede natin kitain dito, guys. Makikita nyo 500 million download tong Roblox, similar sa yung sikat na sikat, no, yung Fortnite. So sa Fortnite naman, available din yung Fortnite naman sa PC game. So dito kasi wala, no? Pero sa PC game, guys, available si Fortnite, around 8 million or 10 million user yung pwede nating manavigate dun sa Fortnite. Pero kay Roblox naman, alam ko around 200 million kasi nga available siya sa mobile device. So hindi natin papatagalin pa, double check natin tong Legend of Vizodia. Again, guys, tong game na to, wait lang, ayusin ko yung screen. Yan. So nakapag-registered na ako, ginamit ko yung Google account ko, nag-sign up ako using sa Google, and then makikita nyo meron na ako dito. Click lang natin yung sign in. So to begin with, guys, kanina kasi meron akong ginawang quest, no? So right now, or tutorial. So nakapag-tutorial na ako. So ito, pwede ko nang laruin. Okay, so makikita natin, ito yung attack button ko. And then ito yung dash, mini dash. Yan, ito yung jump. Yan, so basically nandito yung mga dapat nating i-navigate. And then makikita nyo sa bandang uluan ko, meron akong navigation path. Ibig sabihin, yan yung quest na pwede natin puntahan. Which is, pwede nyo rin click naman dito sa quest button. Makikita natin yung mga available quests na pwede natin gamitin or i-navigate, no? So click lang natin yung back. Again, guys, pwede nyo nang i-download to, pwede nyo nang laruin. Okay, for this particular, and then papacheck lang natin ang environment niya. Yan, so yung game mismo, guys, Unity engine yung ginamit for this one, para or yung game engine, Unity. So click lang natin tong quest. Again, hindi pa ako ganun kalayo, guys, don't worry, spoiler free tong gagawin natin dito. Okay, right now, if I'm not mistaken, already 8,000 NFTs na, okay, yung nasa circulation for Legend of Vizodia. Okay, so click F, yan. Receive. Click natin yung mint. And then mag-mint tayo ng, I believe, weapon yung ating in-mint for this one. So mint lang natin. So right now, again, guys, nasa testnet version, sinusubukan pa lang natin to. Continue lang natin. So magkakaroon pa, there will be so many update for this one. Magkakaroon pa tayo ng mga update dito, alright? So nawala na yung mint natin, okay na yan. Yan. So, ayan, click inventory to get in inventory page. And then equip natin yung sword natin. Yan. Then click equip. So yan, may sword na ako. So may headgear pa pala ako, pero wala naman akong headgear right now, no? So yan, so basic lang yan. And then, guys, may pinapop akong mga words dito sa gilid. Bandang gilid ko, nakikita nyo. Pero palakihin ko nga ito sa gilid, ha? Wait lang. Para ma-maximize natin yung screen. Okay. So, again, don't worry. Ang laki kasi ng gamit ko. Kung ano, tablet kasi ginagamit ko. Hindi tumalab dun sa isa kong cellphone kasi masyadong luma na yon. Okay. Then, punta tayo dito. Create map tayo. Yeah, click create button. Nasa tutorial page pa lang ako, guys, ha. And then, ano to? Dungeon, eh? Sige, lagyan natin ng kahit ano lang muna. Try. Lagyan natin number. Try 21. Okay. And then, game mode. Pwede tayo pumili speed race or survival. Okay lang yan. Dungeon area default. Click natin yung confirm. Makikita nyo, pwede kayong mag-create ng sarili nyong map for this one. Kasi, nag-create tayo ng map natin. Yeah, for example, gusto mong maglagay ng board. Like, siguro kung familiar kayo sa Roblox, katulad na nabanggit ko kanina, pwede nyo siyang manavigate using this one, okay? So again, kung gusto nyong laruin to, definitely kailangan yung, don't worry, free to play naman siya, pero definitely kailangan yung gumugol ng oras dito. Okay, time. Talagang magtitake kayo ng time. Yung 8TBT nyo, makikita nyo dito. Okay, talagang i-aayusin nyo. Okay, ina-navigate nyo yan. Okay, so anyway, ito yung sa creator mode kung gusto nyo mag-create ng sarili nyong setup, sarili nyong map for this one software. Pero kung meron nang nag-create, pwede na kayong jumoin doon. Okay, depende sa trip nyo. And then, mag-live lang muna tayo.
So mag-play muna tayo dito sa hot map. Click natin itong play or F kung ginagamit nyo yung mismong PC nyo. So ito yung mga naka-available na, no? Yan. So ganyan lang siya, basic lang. And then tulad na nabanggit ko, MMORPG to, definitely malaki yung magiging ini-expect natin for this one. Ready na natin. So wala naman tayong ibang kalaro, tayo pala yung naglalaro. Again guys, pwede nyo nang laruin to. Okay, pwede nyo nang laruin to. So yan. So again, magkakaroon ng mga battle royale dyan. Okay, yan yung mga ini-expect natin. Alright? So malaki pa yung magiging update nito. Pero pwede nyo nang laruin, pwede nyo nang i-navigate, pwede na kayong gumawa ng account. Alright? So, check, speaking of account, pakita ko lang yung account saglit. I-click ko lang itong may account, itong bandang, wait lang, alisin ko lang yung mukha ko, no, baka hindi nyo na-click. Yan, itong may account, mapupunta kayo sa mismong website lang sa ito. So, ayan, pinalit ko na lang guys, kasi masyadong malaki kanina. So, ito yung account ko, ayan, nalagyan ko na yan, no? Kung ano-ano lang nilagay ko muna yung birthday, palitan nyo na lang yan, ha? And then, pwede kayong mag-link ng wallet. Nandito na yung wallet niya. May wallet integration naman siya. Pwede kayong mag-link ng wallet. And then, syempre, yung mga download, no? Para kay Legend of Bizogia, nandito na rin. Kumbaga, pwede nyong maka-access gamit ng mobile device niyo, okay? And then, syempre, kung meron na kayong NFTs, may inventory na kayo, dito nyo lang siya makikita. Simulating sa balance niya, okay? Which is coming in 2023. Alam po, this month or December, no? So something like that. And then, syempre, magkakaroon pa rin tayo ng staking, although yes, naubos na yung IDO, yung cryptocurrency nila, but magkakaroon pa yan ng public rounds na asahan natin, and then syempre yung setting button. Okay, balik na tayo sa mismong website again. Balik muna tayo dito sa white paper. Again guys, yung team nito, 80 users or 80 team ang gumagawa nito. Maraming gumagawa dito sa Bizogia. Again, this is a big project play to earn, so we are expecting talaga na madaming hands on deck dito sa particular play to earn na to. So anyway, lahat naman ng details makikita natin dito sa kanilang white paper. Siguro kung naaalala niyo din, no, yung kalakasan ng Axie Infinity, no, ganun talaga yung naging kitaan ng cryptocurrency nila. Doon tayo nagsimula sa mababang token, pero sooner or later tumagal din yung mga token sa Axie Infinity. Tulad ng na-mention ko guys, pag ang platform, madami naglalaro, pag ang platform, maraming users, okay, definitely yung mga cryptocurrency nila tumataas. Definitely, yung play to earn, yung mismong value ng token, tumataas yan. Yun yung mga ine-expect natin sa mga ganyang klaseng games. Especially, for example, dito kay Legend of Bizogia, ang kagandahan kasi sa kanya guys, big project siya. Ibig sabihin, malaki yung potential, madami yung gumagawa, AAA games yung ine-expect natin for this particular game. Okay, don't worry, yung mga link niyan, ilalagay ko sa description later on. So ayun guys, no, nakita natin yung review natin for this content. Right now, nakita naman natin na tumataas lahat ng cryptocurrency. Madami nagsasabi na nandito na raw si Bull Run, no? So again, yung IDO token nila is na sold out na, pero magkakaroon pa rin naman yan ng public launch, which is ako, doon na lang ako babawi kasi hindi tayo nakaabot doon sa IDO nila. So siguro sa iba dyan, no, kung ito yung mga play to earn na gusto nyo, double check nyo rin to. Don't worry, yung mga links dito ilalagay ko sa description later on para at least, no, hindi na kayo mapunta sa any phishing site. Again, pa-double, triple check din. Baka ito yung mga play to earn na bet mo. So anyways, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!